with the disadvantage of the disagreement. The future agreements will be based on fairness, mutual benefits to both agreeing nations. Sa lima na ka, nakatuto, 24 oras. Pinumpirma ng U.S. Embassy sa Pilipinas na inabituhan na nila ang ating Department of Foreign Affairs na tatapusin na ang visiting forces agreement ng Pilipinas at Amerika. Sabi ng Embahada ng Amerika, ito ay seryosong hakbang na may implikasyon sa alyansa ng Amerika at Pilipinas. Pag-aaralan ng maigi ng Amerika kung paano susulong para mapanatili ang parehong interes ng dalawang bansa. Kapwa na sa magandang relasyon daw ang Amerika at Pilipinas na pinagbuklod ng kasaysayan. Sabi ng Embahada ng Amerika, mananatili raw itong committed sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Pinagdokumento ng Supreme Court at ABS-CBN sa kung walang depetisyon na itinampa ni Selector General Jose Calida na naglalayong tanggalan sila ng pangkita. Pero kung si Vice President at mga kumpanya ng sasong araw, parang sa pagkita ng formal petition. Nakasaad sa petition na linabag ng ABS-CBN ang mga prisa nito na nino-operate ang isang pay-per-view channel gamit ang P2L franchise. Ang tinutukoy dito, ang kapamilya box office of PBO na kasama ng ABS-CBN TV Plus kung saan makabayad ang viewer para makapanood ng programa. Okay nito, hindi nito dito sa Korte Suprema na ang gamang pagpagabas ng temporary restraining order.